my buddy. Okay. Okay. Papa needs more, okay? Okay. See you later. What is good mga tol? Kamusta kayong lahat? Jed here from the Quality Adventure, nagbabalik muli sa isang bike vlog. This time, mountain bike naman tayo. As you can see, kakadrop off ko lang ang anak ko sa school. I took this video on a Monday and usually nakaschedule po tayong off ng Monday. So I took this quick opportunity for a short bike ride. I'm leaving mula sa school ng anak ko all the way to Lagoon Valley Park. Doon po tayo magma-mountain bike, hindi po dito sa neighboring trail natin kasi mas preferred ko po talaga ang Lagoon. But anyway, ang daming mga sasakyan, so ingat-ingat. Pero you know, maganda dito sa atin is meron tayong bike lane. Di ko sure kung ano yung distance from the school towards the trailhead. Siguro mga 3 or 4 miles ang distance. Kung mapapansin nyo po ay naka voice over mode po tayo dahil yun nga, hindi natin na-check. Actually naka-on po yan, kaso hindi siya naka-bluetooth mode. Kasi naka-settings po siya for my mirrorless camera and I forgot to set it back sa bluetooth. Kaya medyo basag-basag ang ating audio dahil ang ating camera ay nasa harap. So maraming mga wind noise at hindi nyo marinig masyado ang boses ko. But anyway, may paraan naman. So magagawa naman natin ang paraan. Ayun nga, paliko na tayo dito. Dito yung isang school. Kita nyo maraming mga sasakyan, mga magulang, hindi nagpe-pay attention sa mga cyclist at mga pedestrian kasi ang goal nila is makahanap ng parking spot. Medyo nag-swerve tayo dito sa may truck na yon. At liliko po tayo dito sa street na ito. Magra-ride po tayo papuntang Monte Vista. Ayan, maraming mga bata, maraming mga sasakyan. Medyo masikip po itong daan na ito. Wala siyang dedicated bike lane. Kaya dito sa California, ay hindi lahat ng daan may bike lane. Ayan, lumiko na po tayo sa Monte Vista, nag-right na po tayo. Actually, dapat magle-left ako dito kaso nakikita nyo sa left side marami ring mga sasakyan kasi drop off rin po dyan, may school na naman na isa dyan. Eh, hindi ako makapasok kaya dinerecho ko na. Hindi ko talaga gustong dumaan dito sa daan na to kasi medyo masakit talaga at saka mabilis yung mga sasakyan. May konting shoulder tayo ngayon kaso mawawala yan and mapapansin nyo mamaya meron tayong kamote driver na naka Toyota Tacoma. Muntik na po tayong na sideswipe dyan kasi super lapit niya talaga, no? Meron tayong law dito sa California na dapat silang dumistansya sa mga siklista kaso ang mali ko ay hindi ako kumuha ng lane. Dapat talaga kinuha ko yung lane na yan for my safety. Ito, madadaanan na ako ng truck na yon. Right about now, nakita nyo. Ayan, na-pinch po ako sa curb. Buti na lang hindi tayo na sideswipe, no? Yun yung nakakatakot talaga pag dumadaan tayo sa mga ganitong busy street na mga magulang ay nagmamadali para may drop off ang mga anak nila. But anyway, salamat sa Diyos, wala tayong aksidente. Nagiinit po yung ulo ko dyan pero hindi ko na inaberyan na makipag-confrontation sa driver at i-educate sila sa bike laws dito sa California. But iwas na rin sa gulo. At ngayon, paliko na po tayo dito. Papasok po tayo sa downtown Vacaville. Dalawa pong store ang nandito na favorite ko. Ayan, nasa left side ang Race Cycle. Bike shop po yan. At maya-maya ay madadaanan na rin natin ang second favorite store ko, ang Fleet Feet. So dalawa sa mga favorite activities ko nandito sa same location.
Yan. Palapit na po tayo sa right side. Yan po ang Fleet Feet. Actually, first time ko pong pumasok dyan nung isang araw kumuha ako ng insole. Dahil nga nagkaroon ako ng minor injury sa left ankle ko. Nagpa-measure na rin po ako at na-realize ko na mas mataas ang arch ko sa left side versus sa right side. That's causing an injury. Anyway, sa left side makikita nyo yung lagwawa. I don't know if I pronounce it right. Pero dyan po nag-work dati si Utol. Dati siyang Frank and Hazel. Nagbebenta sila ng hotdog before. And now it's a new owner. Hindi niya nagustuhan ang management dyan kaya umalis siya. At ngayon nag-work na siya sa K-Barbecue. But anyway, pa-exit na po tayo sa downtown Vacaville. Yan, sa left side makikita nyo ang Foster's. Patok na patok po yan sa summer. Mga ice creams, root beer float, at banana split. Yan, magandang madaanan yan pag summer. Yan po tayo na pupunta. At sa right side, makikita nyo naman ang Vacaville Police Department. Yan, nagbalik na po ang bike lane kaya medyo komportable ako. At liliko na po tayo sa Alamo. Also approaching ang restaurant ng aking kaibigan na si Devon. Shout out sa iyo, Devon. Alam ko hindi siya nakakaintindi ng Tagalog kasi Jamaican siya. Pero gusto ko lang siyang i-shout out. At kung hindi nyo pa natatry ang Jamaican food, the best talaga ang Jamrock. Napakasarap ng kanilang oxtail. I highly recommend na pag nandito kayo sa Vacaville area, daanan nyo naman ang Jamrock at subukan nyo ang kanilang oxtail. At pag nandun kayo, sabihin nyo na si Jed ang nag-recommend at baka mabigyan kayo ng extra rice or extra oxtail. Anyway, ito na tayo, paliko na tayo sa Alamo. May malaking bus kaya hindi ako pumunta sa harap kasi hindi, for sure walang space at ayokong mabunggo ng bus. Ayan, bumalik na ulit ang bike lane. Papasok na tayo sa trailhead, magra-ride tayo sa Butcher Road upcoming. Pero prior to this overpass, merong merging exit yan from freeway kaya konting ingat pag nandito kayo sa area na yan kasi yung mga sasakyan mabilis mag-exit na sila, no? Okay, nag-ride na po tayo sa Butcher Road. Dito po usually ako nagpa-park pag tinatamad ako mag-bike from the house. Pwede ka rin na mag-park dito sa may Guns and Fishing, which is my preferred area. Much safer siya para sa akin kasi if you park closer to the trailhead, yan yung mga usually nababasagan. So, ingat-ingat pag nandito kayo nagpa-park. Huwag kayo mag-iwan ng mga valuables. Nothing visible. Diba? Konting common sense lang. Kasi may mga homeless minsan na nakatoka dito. At yan, maraming nababasagan. So ayan, nakita nyo may mga cars na nakapark. Papasok na po tayo sa trailhead. Ang Lagoon Valley Park pala ay isang multi-use trail. So marami kang magagawa dito from hiking, trail running, sightseeing. Marami rin mga animals. May disc golf dito, and of course, mountain biking, pwede mong gawin yan dito. Wala siyang restriction sa e-bike, so pwede kang mag-e-bike dito. Anyway, magbabawas tayo ng air sa tires natin kasi kinargahan ko siya dahil dadaan muna tayo sa road. At syempre, pag nasa trail ka, mahirap yung masyadong matigas yung tire pressure mo, kaya ilo-lower po natin ang tire pressure natin para meron tayong good traction, no? At saka additional suspension kasi naka hardtail po tayo, right? Ang bike of choice pala natin ay ang Specialized Chisel, size small. Aluminum po yan mga lods, hindi po siya carbon, pero solid po siya na bike, especially sa trail conditions namin dito malapit sa bahay.
okay na rin ang hardtail. Hindi po ako nag-elect na kumuha ng full suspension. But anyway, na-realize ko na medyo nasobrahan ang hangin na nabawas ko kasi sobrang lambot sa likod. Kaya no choice po tayo at nagkarga po tayo ng air sa front and back. Mali ko rin po dahil sa kakamadali. Hindi ko na rin nadala ang aking hand pump. So gumamit po ako ng CO2 dito. Oo nga pala, sa mga hindi nakakaalam, trail runner rin po ako. So dito rin po tayo nagte-trail running. Sa mga hindi pa nakakapanood ng aking review sa Hoka Tecton X3, nag-review po tayo ng shoes. So kung gusto nyo i-try ang trail running at interested kayo sa mga trail running shoes, check it out. I'll put the link sa video on the top right corner. But anyway, good to go na tayo. Ready to roll out. Nag-i-start usually ako dito sa Buckeye Trail. Mag-i-split po yan, nakikita nyo. Paparating po tayo sa trail entrance. Mag-i-split po yan ng Y. So instead na mag-left kayo, mag-right po tayo sa Buckeye Trail. Diyan sa split. So ang goal po natin for today, kaya tayo nag-record ng video, ay para maipakita naman sa inyo ang aming local trail dito sa Vacaville, ang Lagoon Valley Park. Ang maganda dito sa trail na to is karamihan single track. So kung interested kayo na ma-explore ang trail na to, hopefully this video can help you guys. But anyway, about sa trail condition dito sa amin, like I said, karamihan single track dito. Mostly hard packed dirt. May mga roots, may mga ruts. At fire roads. During the summer, very dry siya. And it can be sticky during the winter time pag maulan. So I recommend if you're riding this during the winter time, huwag masyado kasi nabubugbog rin yung trail, no? At saka may mga baka dito. So bugbog sarado rin yung mga trail dito. But ang maganda, during the summer, mine-maintain po nila itong trail na to. Meron tayong mga trail angels na nag-maintain. At I think karamihan sa kanila ay volunteers. But anyway, this is our trail. Like I said, single track siya mga tol. Kaya ingat. Kasi meron tayong mga makakasalubong ng mga hikers, trail runners. So use extreme caution, especially going down. Ang maganda dito, paakyat ako at may nakasalubong ako. At inabisuhan rin ako na may hiker or runner paparating. So yan, napakaganda ng trail condition. Single track, paakyat na po tayo sa Buckeye Trail. Naispatan ko na yung hiker runner at medyo tight yung section na to na gusto kong kunin sa right side. Kaya antayin ko lang siya na makalampas ng konti kasi kailangan ng beluhan to kasi medyo steep yung part na yan. Might not show on the video pero steep po yan. Sa mga curious kung anong gamit nating camera, it is no other than the DJI Action Pro 5. Nag-update rin po ako ng firmware. Ngayon, sinubukan ko lang po ang 10-bit. How it will look. And so far sa image quality, napakaganda. Lalo na yung mga puno. I think it's giving it a nice pop. Right? It's capturing a lot of details sa mga puno. At kahit na 24 frames per second lang po, maganda po yung effect, yung labas. Ayan, nadaanan na po natin ng hiker. So just a little advice, no, sa mga pupunta sa mga trails, regardless kung ano activity ginagawa nyo, nag-hike, nag-run, nagba-bike, a little bit of trail courtesy na huwag po tayong mag-headset yung hindi natin maririnig kung may paparating, lalo na kung may bumababang bisikleta at hindi ka nagpe-pay attention sa surroundings, sa noises, no? Pwede po kayong magkabungguhan. So, little trail etiquette po, huwag po tayong magsuot ng headset kung meron man at least sa isang tenga. Or try nyo po yung open ear headphones. Meron na pong mga ganun, no, na mga headphones na at least naririnig nyo pa rin yung surroundings. Alright?
But anyway, finally, fall na dito sa amin. Oh my God. Pagod na ako sa init. Gusto ko namang lumamig. Kaya yan, nagcha-change na po ng color ang mga puno. Again, trail condition natin, medyo hard pack siya. May mga loose na dirt. Pero ganda ng traction. Lalo na kung naka-hardtail ka, ang sarap iakyat ang hardtail dito. At ayan, papaliko na po tayo sa Ascension Trail. In a few meters, we are gonna ascend sa Ascension Trail. Napakaganda talaga ng image quality. Oh my God, look at that. Sun, sa highlights, sa dark spots. Ang ganda ng labas. Wala akong masabi kundi amazing ang ginawa ng DJI sa kamerang to. So, anyway, uuwi kami sa Pilipinas. So, I will try to vlog most of the activities na gagawin namin sa Pilipinas gamit ang kamerang to. At I like the image quality. It has good low light capabilities and paired with a good microphone. Solid to. Anyway, magle-left po tayo in a little while sa unnamed trail. Hindi ko alam kung may pangalan tong trail na to, pero medyo hidden to. Na-discover ko to sa Strava. May local ako na nakita. Sinundan ko yung na-upload niyang data sa Strava at nakita ko na lumiko siya dito. So, sinubukan ko tong trail and ever since, I always turn left here kasi ang ganda ng single track na to. Hindi siya masyadong na-maintain at hindi nyo masyadong makita yung portion ng trail kasi nga may mga dahon at saka kailangan ma-shovel yung mga ibang sections kasi may mga eroded parts siya. Ayan. So, in a little while, magko-connect po ito sa Verdant Trail and Chester Trail. And then, it's gonna lead us back to Ascension Trail. So, akyat muna tayo. Konting tiyak. May mga steep parts po ito. At like I said, may mga eroded sections. So, konting ingat. Napakaganda talaga ng image quality, mga lods. Oh my God! Look at that. Saludo ako sa iyo, DJI. Ang ganda na pinabas niyo yung bagong camera. I love it. But, kung curious kayo sa action camera and you wanted to look into it, tingnan niyo rin po ang DJI Action 4. May mga good deals dyan. Si paring Ben, naka-snag siya ng good deal dyan sa Osmo Action 4. At, o nga pala, kakalabas lang ng bagong Insta360. I think head-to-head, very close tong dalawang action camerang to. Pero for me, mas prefer ko ang quality ng looks ng DJI Osmo Action 5 compared sa Insta360. At saka syempre gamit natin ang DJI Mic 2 wireless. At native to native, syempre. The best yan pag nag-work together. But anyway, ito na. Paliko na tayo sa Verdant Trail. Ayan. Marami pong mga dadaanan dito. So kung nandito kayo, medyo maliligo kayo, no? Pero maglo-loop lang po lahat ng trail dito. But anyway, mag-konting left tayo and then magra-right tayo sa split na to. Papuntang Verdant Trail. Usually, mga local, ginagawa nila dito is binababa nila tong trail na to. Pero ako mas prefer ko to na uphill. Eh, maganda yung trail para sa uphill. That's good exercise. Ayan, may split na naman. Just follow the trail. Continue ka lang. Kung interested kayo sa map na to,
pwede nyong i-download ang data na to sa aking Strava, upload nyo sa computer ninyo, and pwede nyong gawing turn by turn. Or pwede nyong panoorin na lang tong video ito para makita nyo kung ano ba yung magandang rota dito na ginagawa ko. Yung freeway, kita nyo sa left side. Yan, sa mga mahilig sa jumps, may drop po dyan sa right side, kita nyo. Medyo mataas-taas po yun, no? Kasi ang babagsakan nyo po is steep downhill. So, konting ingat lang kung gusto nyo itry yan. Ayun, mga roots. Yan, up ahead is Chester Trail. Magra-right po tayo dyan. Dire-diretso na po yan at magkoconnect po to sa Ascension Trail papunta sa First Tower. Sa mga hindi nakakaalam, may tatlong towers dito, no? Ibig sabihin tatlong peaks yan. May mga cell towers po dito, tatlo po yan. So, sa Ascension Trail, magkoconnect po yan sa First Tower. No? Then, yung isang tower, pwede mong babayan yun. And then, yung last tower, yun po yung last summit natin. And then, bababa po tayo sa trailhead na yan. Makikita nyo mamaya. Okay? Now, in terms of wild animals, maraming mga species dito. May mga spiders, yung tarantula. May mga different kinds of snakes. Most common dito is rattlesnakes. Kaya pag summertime, naku, nandyan sila sa mga trail minsan. Ingat lagi. Keep your eyes open. Keep your eyes peeled. May mga coyotes din dito. At minsan may mga turkey. But I don't know kung may sighting na ng mountain lion dito, but we're very close sa mga mountains. So I'm pretty sure at one point may dumaan na mountain lion dito. Kaya ingat lagi, be aware of your surroundings. Pag spring ito, medyo madamo, tutubo na itong mga grass na yan. Man, wala akong power sa legs. Mag-i-split na naman to. Magle-left tayo mamaya. Tuloy na paakyat. Right muna dito. Tapos left. Alright, so coming right ahead is ang Ascension Trail. Magle-left po tayo dyan. Like I said earlier, papunta yan sa first cell tower. Pero ang unang bungad mo paglabas mo dito ay yung boom! Napakagandang view ng Lagoon Lake. Diba? Ang gandang tignan. Medyo mahangin po ngayon. Pero usually paghapon, malakas talagang hampas ng hangin dito. Kaya I don't recommend riding here ng hapon. Dito nga pala kami nagpalipad ng drone nung kinuha ko yung picture na to.
I'll share it on the screen. Tatlo kami ng family ko, si Cadence, si Carlotta ako. Kasi ang ganda ng sunset dito, guys. But right across Lake Lagoon, or tama, Lagoon Lake, is Highway 80. Pag nag-left ka is papuntang San Francisco. Pag nag-right ka naman is papuntang north to Lake Tahoe. Alright, so up ahead, nakita nyo yung cell tower na yon. Hindi po tayo dyan pupunta. Pero, may madadaanan po tayong gate. Naglagay po sila ng gate dyan kasi may mga baka na pwedeng lumabas, no? Kaya make sure na pag nandito kayo, laging nyong isara. Pero may spring naman po yan. Pero minsan, pag nasira yan, make sure nyo lang po na nakasara tong gate na to para hindi makalabas yung mga baka. No? Okay, ang tawag naman sa trail na to ay Brisa Trail. Right on this gate, nag-right tayo sa Brisa Trail. Nahawakan ko lang po yung gate kasi merong dalawang e-bikers sa likod natin. So coming up ahead, marami na namang mga trail junction dito. So pwede ka na namang maligaw dito, no? Pero dito ipapakita ko kung ano yung best route. I don't recommend na diretsuhin nyo yung nakikita nyo ngayon sa harap na yan. Ako, napaka-steep niyan mga tol. Mapalo ng mga 20%+ yan. So yan, nag-right tayo ng konti. No, dito tayo sa gitna. Ang tawag ng trail na to ay
papunta na tayo sa Spreading Oak Trail. Yan, may mga switchback po dito. Makikita nyo mamaya. Nagtagbo siya, pero pag winter nito, naku, tubog sarado to ng mga baka. Kaya medyo sira-sira to pag winter. Okay, sa split na to, magle-left po tayo at dire-diretsuhin lang po natin yan. Makikita nyo yung mga switchback dito sa Spreading Oak Trail. Like I said earlier, marami pong mga bali dito. Pero paakyat po lahat to. And yung trail condition, na-maintain po to. Pero last year, medyo natadtad po to, no, sa mga baka. Dito kasi sila tumatambay. Gusto nilang tumambay dito. Ayan. Pero maganda sa mga trail angels natin. Thank you so much sa pag-maintain ng trail. Alam ko, volunteer lang kayo. Pero for sure, maraming mga cyclists, runners na na-appreciate sa ginawa nyo sa trail na to. Right? And para sa mga first time mountain bikers, no, I don't really recommend this trail sa first timers kasi it can get a little bit technical, no, tsaka cardio heavy siya, maraming akyatan. But if you are first timer and you wanted to explore this, I recommend the main road, main lagoon papunta sa tower. Fire road po siya, may mix na paved. At mas safe po siya at mas friendly siya sa beginner. At kung hindi pa kayo naka-tubeless, ay nako, kailangan naka-tubeless kayo dito dahil maraming tinik. I learned my lesson nung hindi pa uso ang tubeless noon. Inaakyat ko po to ng hardtail. Meron akong hardtail single speed na Surly. Oh my gosh, ilang beses po ako na-flat noon dahil sa sobrang daming tinik talaga dito. Kaya kung hindi kayo naka-tubeless, magdala kayo ng maraming tube. Ayan, nakita nyo sa video, mga tinik lahat yan. Gustong-gusto nilang dumikit sa inyong mga tuhod, ankles, at ang inyong mga gulong. Yung mga siko naman ng mga switchback dito ay hindi naman ganun ka-sharp, no? Kaya kayang-kaya. Basic na basic, mga lods. Yan, may isa pa. Boom! Naitawid. Okay, so sa dulo ng Spreading Oak Trail, magmamerge po kayo sa Lagoon Tower Main Fire Road. Yan yung sinasabi kong pang beginner friendly na trail. Yan, kasi fire road lang siya and mixed pavement. Saka napakaluwag. Pero ingat po pagpababa kasi medyo madulas ng konti. Yeah. 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 Ay. Yeah. Ay. Yeah. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now I'm up. I fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but look. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but look. It's anything but diamond in the rough, yeah, yeah, we had it tough, yeah, yeah, we had the pressure and the pressure done its stuff, oh. I'm not flexing when I'm brushing off the dust, no. All this pain and the tears made my shoulders rust. In this life, gotta do what you must, build your value up, gotta earn trust, avoid fuss. Maybe you don't know the facts, you don't know enough. You can judge me where you want, cause every day I send love. Every day I do me, makes me wanna see you, makes me wanna see more, makes me wanna see through. Maybe we become one, maybe this is the thing, there's an energy and flavor.
flavor to the things that you bring to the table, any way you're able. Real work turns into gold when you're stable. Now life feels sweet like syrup, like maple. Wouldn't change a thing about my past, I stay grateful. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now I'm up. I fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me now I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. Alright, so up ahead makikita nyo yung last cell tower. Yan po ang last na akyatin natin. Sa likod po niyan, dyan po tayo bababa. At right beside me, may trail po dyan na single track. Maraming hairpins rin po dyan, switchback. Hindi ko po tinake yan kasi mas prefer ko na akyatin ang main fire road na to. Kasi yung last section na yan, up ahead, napaka-steep po niyan. So magandang ensayo po yan kung gusto nyong magpalakas ng inyong mga puso at baga. Yan po ang magandang akyatin. Ang tawag po sa trail beside me is Arakipa Trail. It will also take you the same way sa tower. Yun nga lang, iikot kayo ng konti. Pero yan, malapit na tayo sa base ng last climb na to. Kaya mga lods, tirahin na natin to. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. It's anything but luck now. Finally, nakasummit na tayo mga lods. Thank you Lord sa good health dahil meron tayong kapasidad na makapagbisikleta at ma-enjoy ang passion na to, no? But anyway, overlooking here, makikita nyo ang most of Vacaville. Sa baba po niyan is Solano State Prison po yan, no? And right beside it, dyan po tayo tumatakbo yung track and field. Meron po dyan sa tabi niyan ng preso. Okay? At saka sa right side, makikita nyo, I don't know kung makikita nyo sa video, pero maraming mga windmills po dyan. Okay? And then sa side na to, yan po yung neighboring cities, Fairfield, Concord area, and may makikita kayong isang bundok dyan, yan yung Mount Diablo. Next time, mag-vlog po tayo, akyatin po natin yan. May observatory po dyan, kaya napakaganda. Anyway, ito yung cell tower na sinasabi ko. Last tower na yan. May tatlo, like I said earlier. Alright? Dito po tayo bababa. Like I said, ang tawag po sa trail na yan ay Jepson Trail. Konting ingat lang, mabilis po itong trail na to. At single track.
may mga rats kaya ingat, may mga butas kayong makikitang malalaki from the rain damage. So yan, humingi pala po ako ng pasensya kasi hindi maganda yung pagkaanggulo ko sa aking mouthpiece mount sa camera. Pasensya na po, pero next time, pagigiyan po natin yan. Alright, liliko na po tayo dito sa Jepson Trail. Pababa na tayo, all downhill na po yan. Kaya, let's do this!
watch. It was a hike. Switchbox. AirPods. Dadaan dito. Hello? Hello? Yeah, saan ka na? Okay ka muna sa vlog.
all, I cannot see you. Mag-hi ka muna sa vlog. Hi, vlog. Mamaya na tayo malis kasi isang oras papunta doon, di tayo abot kay Kaden. Una sa kanya, hanggang? Siguro mga 30 minutes. Oh, hurry up na. Ayintayin pa natin dito sa spa? Hindi na. Una ka na. Oh, di lang sa sige, bye-bye. Magbabay ka na sa vlog. Bye, vlog. Okay, bye. Excited na siya mag-shopping. Let's go! 30 minutes daw. More or less. Alright. Akit ulit tayong konti. Tapos baba na. Abot yung battery. Malakas kumain ng battery yung ano, higher bitrate. I'm more than half na ang nakoconsume ng battery. Rolling tayo most of the time. So, malakas siya. I'm curious kung kakayanin ba ng luma kong MacBook. For sure, kakain ng malakas na ano tong sa Da Vinci ko. Yun yung ginagamit kong ano, editing app ng videos. Alright, so up ahead, makikita nyo marami na namang pong junction dyan. So, kung gusto nyo bumalik ulit sa main fire road, magra-right po tayo dito, right side lang po tayo. Babalik po tayo sa main Lagoon fire road. Hanggang pataas po yan. Pwede kayong bumalik all the way sa last tower kung saan natin binaba yung Jepson Trail. Or pwede kayong mag left naman sa Spreading Oak Trail, yung mga switchbacks kanina. No? Pero hindi po natin bababayin yung switchbacks. Didiretsuin po natin yan sa Spreading Oak Spur Trail papunta sa second tower. Makikita nyo po mamaya. Okay, ito na yung sinasabi ko kanina, magle-left po tayo dito at dire-diretsoin po natin yan papuntang Spreading Oak Spur Trail. Nakikita nyo po sa right side ko yan yung second tower sa isang peak na yan. Dire-diretso lang po yan. Sundan nyo lang po yung trail na to. Magfo-fork po yan, no? Pag nag-left kayo, bababayin nyo yung switchback na inakyat natin kanina. Pero pag nag-right ka, dyan po yung Spreading Oak Spur Trail.
yan, bababayin na po natin yung steep part na sinabi ko sa inyo kanina. Napaka-steep po nito at mabilis, kaya konting ingat lang kasi minsan may mga hikers dito na paakyat. Kaya control your speed and ingat lagi. So ito na nga, paakyat na tayo ngayon sa Brisa Trail. Back na tayo sa Brisa Trail, yung may gate kanina na nakita nyo yung mga e-bikers. Babalik po tayo doon papunta sa first tower. No? Tapos yung inakyat natin kanina, lalabas po tayo sa Back Eye Trail. Yun po yung exit natin. Ito na. Ito na yung pinaka-favorite part ko. Last downhill na po ito. Napaka-flowy, well, almost flowy. Pero mabilis po itong downhill na to. Kung gusto nyo mag-shred dito, okay na okay mag-shred dito. Ang ganda ng kapit. Kasi may mga iba, may mga berms sa corners. Pero ingat rin kasi papasok ka sa single track and may mga hikers and runners. Alright? Let's shred this one.
Tapos na. Maraming salamat mga lods sa mga aking mga kapagpanood dyan. Iyan lang kayo. Salamat. Tune in ninyo. Aking bike vlog for today. Sana na-enjoy niyo yung scenery sa trail. At na-inspire ko kayo na lumabas dyan at mag-exercise, mag-workout. Kahit anong gusto niyong gawin. Bike walk, run. Basta bigyan nyo ng panahon ng katawan nyo talaga dahil isang ito ang buhay mo. Pero hindi ko magagasta. But that is it for today's video. Maraming salamat mga lods. Kita-kita tayo sa next video. Ingat lagi. God bless. See ya.